Hi guys, today i-review ko sa inyo and gagawa ko ng quick na wear test nitong Ellana na The Original Glow BB Foundation. Ito yung box niya. Dami nagre-request nito eh. And ito yung pinaka BB foundation. Hindi niya sinabing BB cream actually. Hindi na ako bumili ng separate na paglalagyan niya kasi I think okay naman na to. So sabi dito, radiant satin finish, medium coverage for dry to combination skin types. Meron siyang SPF 50. Dahil nga kasi nakita ko BB. So una ko inisip BB cream. Pero since BB foundation siya, hindi ko gagamitan ng kamay. Susundin ko yung advice niya dito. For sheer coverage, use a fluffy brush. For full coverage, use a flat top brush or a sponge. So buksan na natin guys. Okay lang kung ayaw mong bumili ng ano, ng lalagyan niya. Ngayon pa lang ha, sasabihin ko na very skin-like yung finish niya. Ginamitan ko ng beauty blender, damp na beauty blender. Gusto ko yung konting parang glow niya. Ito na yung BB foundation all over my face. Hindi pa siya napapowderan guys. Ang ganda ng luminosity niya oh. Ang light lang ng coverage, hindi na ako nag-double layer. Katagus pa rin yung mga imperfections ko, pero enough naman siya para ma-cover niya yung mga redness or yung discoloration ko dyan sa gilid ng ilong, sa gilid ng bibig, sa chin area. Very skin-like. Mukha siyang mamahalin na foundation ha. Yung mga nauuso ngayon na skin-like finish na maninipis ng mga foundation. Pero tingnan natin kasi hindi pa natin napapowderan and hindi pa siya umuupo sa skin ko na super tagal. Pero ngayon pa lang ha, ang ganda ng finish niya. Ito na yung finish na makeup guys. Sinet ko yung face ko using itong Lush Emotional Brilliance translucent na face powder, tapos NYX na no filter na finishing powder, and Wet n Wild highlighting gold bar as highlighter, and then nagspray ako ng Mario Badescu na facial spray, and yung nasa lips ko is MAC na matte na lipstick na Down to an Art. So eto siya guys. So far ang ganda niya guys ha. Very natural. Maitatapat mo siya ha, so far dun sa mga mamahalin na mga brands na naglabas ng mga, alam niyo yung nauusong mga foundation or mga balm, tinatawag nilang balm pero foundation siya na very light na may kasamang skincare, parang ganun. Meron ba tong kasamang skincare? Well, sabi niya no, enriched with green tea and blueberry antioxidant extracts. It ensures the also subtle glow without shine. Yun lang naman, plus syempre yung SPF 50 niya na Mineral Skin Shield Technology. Yun lang naman yung kiniklaim niya dito. So, ayun, kahawid niya yung mga ganong klase ng foundation na gustong-gusto kong ginagamit, lalo na for even ginagamit ko yun personally. Parang kung gusto mo lang na maayos tignan yung skin mo, hindi super heavy, pero meron kang glow and presentable kang tignan, di ba? Ang ganda niya, guys. So, and yung shade sakto sa akin, ha. Ito na yung BB foundation after 3 hours, no. The rest ng part ng face ko, ang smooth niya pa, guys. Walang na-enhance na pores. Ito lang yung nasira na nakikita ko, yung creasing dito, which normally happens naman sa akin. Hindi naman siya yung sirang-sira na klase ng pag-crease. So, okay siya. Okay, I mean, okay pa siya, no? Nabiblend din naman. Nag-oil up ako. Makikita ninyo, medyo nag-oil up ako sa forehead. Dito, sa buong T-zone, mas oilier lang yung dito sa may part ng ilong ko. Pero as in sa ilong lang. Wala masyado dito sa cheeks. So, I guess, maganda rin yung parang oil control niya, sabihin na natin. Well, nakaka 3 hours pa lang naman, no? And ang init kanina, sobrang pinawisan ako. Pero hindi siya gumalawa, yun nga, other than yung nag-crease siya dito, which is now na-blend ko na, hindi na siya masyadong halata. Ang ganda ng finish niya, guys. Yung sinasabi kong foundation, para siyang kahawig nitong, yung mga ganitong klase ng foundation, itong Bare Minerals Complexion Rescue, itong Lancome Skin Feels Good, Makeup Forever na Reboot, Chanel na Le Beige,
Then meron pang isa sa ano eh, sa MAC eh. Ilalagay ko yung pangalan here. Kahawig siya nung mga ganong klase ng foundation na para siyang alanganing BB cream, para siyang alanganing foundation. Tapos meron siyang coverage, pero light lang na tagus pa rin yung skin na may something sa kanya na nakaka-add ng glow and then nakaka-hide ng imperfections kahit nalabas pa rin yung imperfections mo. I hope it makes sense. Ganun, may mga ganung foundations na kasi ngayon kagaya niyan nung mga pinakita ko sa inyo. Walang creasing dito sa forehead. Walang creasing dito. Ang ganda niya, guys. Yung eto lang, siguro kung gagamitin ko ulit tong BB foundation na to, maglalagay na lang ako dito ng primer dito sa area na to. Pero kasi usually naman yung mga foundation sa akin, bibihira lang yung talagang hindi nagki-creasing dito. It's either magki-crease siya ng konti, which is nabiblend naman kagaya nito, or magki-crease siya ng sobrang-sobra and masisira yung dito. Yung ganon, pangit yun sa akin. Or hindi siya completely magkakaroon ng creasing, which is very, very rare na sa akin. So, kung papasok siya dun sa category na nagki-crease ng konti lang naman, pero hindi sirang-sira, and then nabiblend, lalagyan ko na lang ng parang mga tipong pore filling na mga type ng primer dito para lang hindi siya masyadong mag-crease. So, ang ganda niya, guys. Ang ganda nung BB foundation. Meron siyang parang, gusto ko sabihin, yung term na parang balmy, parang ganon. Ang youthful, ang smooth. Wala ako imang masabi, guys. Ang ganda niya, and a little goes a long way. I mean, madali siyang mablend, although mababa yung coverage niya. Yung mga sanay ng mataas na coverage, baka hindi ninyo ito magustuhan. Pero for everyday, maganda siya kasi hindi super taas yung coverage niya, pero parang nadudugas niya na maganda yung skin mo. So, ayun guys. Ganda. Natuwa ako sa kanya. That's it. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching.